Niniwala po ako dito sa mercy dahil para sa akin, kayo ay isang himala. Himala na po kayo, alamat pa. Thank you, bro. So, may nangyari pa, may mga himalang nangyari sa buhay niyo. Irealize. Himala. Yung magandang himala. O merong himalang hindi naman kagandahan. Miracle! Yes! Yes, siguro marami sa akin magsasabi magkaroon ka ng isang maayos at pamilya is a miracle. Knowing your God is a miracle. Parang it's a dream come true, you know. It's what we wish for always. Happiness, love, kindness. Lahat yan, you know. Maayos na pamilya, walang gulo sa buhay. So sinasabi natin na sa kahirapan ng mundo yan, imposible yan. But miracles still happen. We find God, we find our loved ones, and then we live life. How about your mom? Yes, actually, yung kinoconsider kong himala sa buhay ko until now, single ako. Wala akong asawa, wala akong anak. Pero meron akong tinuturing na anak na mahal ko, na nagbago ng pananaw ko. Himala siya sa lahat ng mga nangyayari sa akin. Kaya nakaka-relate ako sa pelikula namin dahil ganun din, para akong ama doon sa 8-year-old daughter ko. Pero hindi ko siya tunay na anak. Pero masigit pa sa buhay ko ang turing ko sa kanya, mahal na mahal. Pero papa, wala na. Sino ba? Ay, ikaw yung bata. Alam mo na yung himala. Yung pinakaroon sa buhay. Siyempre po, sana ako po. Dahil kung wala po yung mami ko, wala rin po ako. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanya dahil siya po yung super mom ko. Siyempre po, miracle po ito sa akin, miracle rin sa No.7 dahil naging part po ako ng cast nito at madami na pong mga veteran actors dito kaya super grateful po ako na katrabaho ko po ang magagaling ng mga actors pati po yung crush ng bayan. Oh, galing! Thank you! Basta ang lalahanin lang natin, every kissing is a blessing, isa ng himala yun sa ating Diyos. Alright, thank you! Ayan po, good evening kay Aga at saka sa ibang mga inmates na rin. Nung ginagawa niyo yung movie o yung binabasa niyo pa lang yung script, ano yung naging realization nyo at saka ang naging realization nyo lalo na when it comes to death penalty? Oh, death penalty. Well, my first realization about reading the script is una is maganda yung pelikula. Masakit, injustice there. I don't want to comment on the death penalty to say parang very, medyo masyadong controversial yan, di ba? Parang sa panahon ngayon, puro controversy yan. Pros and cons, lahat, against this, and ganyan. But the story itself, when you watch the movie, then see for yourself. Parang, una-una, hindi naman namin tinakal yun masyado. Kaya naman sa original, hindi naman siya pinag-usapan. Nangyari, pero that's beside the point. Ang inaamin si story ng tatay at ang anak ng babae. Yun nangyari, yung injustice na yun, yung sayang yung nangyari. That's what makes the movie medyo masakit. But if you look at the whole film, the whole movie, yung saya niya, yung journey ng mag-ama, yung journey ng mga prison mates ko, lahat kami, yung journey na yun was all fun, and it's full of heart until the day comes. And then more than that, then may mga surpresa kami makikita ninyo, and yun natin. Thank you. Yung ibang hindi. Inmates.
Bago ko nabasa itong script at bago ko nalaman itong miracle in cell number 7, actually, pabor ako sa pitay noon. Inis na inis ako sa mga gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen. Gusto ko talaga mawala sila. Pero after namin gawin itong pelikulang ito, parang nagbago yung pananaw ko. Nagdalawang isip ako. Paano nga kung hindi pala? So, ang laki ng ibinibigay nitong pelikulang ito eh. Tayo mismo ang magdidesisyon kung ano ba talaga. Yes, meron pong issue sa pelikula about death penalty or injustice. Pero ang feeling ko dun sa pelikula, nag-concentrate siya more on the human spirit. I mean, yung mga characters kasi yung mga bad choices na naging masamang tao. Pero kapag nagkaroon siya ng opportunity para maging mabuting tao, mas unahin nila yun. So yun yung, ang maganda po sa movie ay nagkaroon ka ulit ng hope na meron pong tao na pwede pang gumawa ng mabuti ulit. Basta makakita ka lang ng magandang bagay na nangyayari sa mga. Like ang preso is supposed to be a miserable place. Pero pwede din siya maging happy place. At yun ang nangyayari sa mga characters sa Miracle in Cell No. 7. Celebrating life, yun yun. Soliman. Ako naman, sa storya, dun sa pangyayari, dun sa pelikulang ito, yung paniniwala na kung yung paniniwala ng bata eh, na hindi ang kanyang ama ay inosente dun sa krimi na ginawa. No? 20 taon na gusto niya, tapos dumating sa puntong pinatunayan niya na ang kanyang ama ay inosente. No? May mga cases po tayo dito sa ating justice system, no? Hindi sila sumuko sa pag-apila na o para pagpatunayan. Merong mga 15 years after 15 years na napatunayan na yung kanyang anak ay hindi pala ay inosente pala. Eh pag ganun pala sa ating justice system, isang beses lang yun pag inapila mo hindi na, pero pinatuloy pa rin nila yung paniniwala nila. Thank you po. Kay Aga ulit, ramdam na ba ang best actor for Metro Manila Film Fest? Yes! Hindi na alam nyo sa, hindi naman hindi deny na masarap pa rin parating tumugap ng ganyan. Pero mulat sa pool, mas mahal ko ang paggawa ng pelikula kaya sa Tropeyo. Basta masaya akong gumawa ng pelikula, yun yung pinaka-Tropeyo ko. Pag nabibigyan ako ng parangal, ng award, siyempre nakakakilig yun. But yung kilig ko na yun, hindi ko dinadala sa buhay ko. Yung kumbaga, yung araw lang na yun, nasa high ka talaga, heaven ka, kasi nabigyan pansin ng performance mo. But more than anything, what I want to happen all the time, what I've always wanted to happen, all my films, is because masyado nga ako naiinap sa pelikula at ang pinapangarap ko parati sana mapanood nila parati lahat ng pelikula ginagawa ko para maramdaman nila kung bakit ko minahal yung pelikula. It's always been about that. And in terms of acting awards naman, parang, I mean, who doesn't want an acting award? Who doesn't want recognition in this world? But, if I get it, thank you. If I don't, marami salamat din. The most important thing for me right now, I'm very grateful and blessed that we are included in the Metro Manila Film Festival and that we have, I can guarantee, a very beautiful movie. That's what's really, yan ang nagbibigyan ng drive sa akin ngayon sa bahay ko, sa pamilya namin, all my friends, the cast, is that let's do this, we got included. We have a good movie, a movie that we're all proud of. We all had so much fun doing this film, and we know maganda siya. Hindi siya, you know, talking about injustice,
death penalty. And the movie is more than that. The movie is about love. So, you know, it's just right on Christmas Day, you have a movie like this, family, friends, hardened criminals, and all changing because of love. Okay, congratulations. Napakaganda naman talaga ng movie. Maraming salamat. Pero maraming salamat sa inyo. Alam nyo, ang dami yung, I mean, you know, we're one of the 8 films included in the Metro Manila Film Festival. So all of us here are just happy and glad and again, grateful that, you know, mapapahanay kami sa mga pelikula nilang lahat. So I wish them all the best, really, all the films. Ito, gumawa kami ng pelikula, magandang pelikula para sa Pasko, nasa kanila talaga yan. So, yun. Okay. And congratulations din sa lahat ng kasama sa Metro Manila Film Festival. Thank you. Last question.